Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa mga palasyong simbahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo po ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang mga makapangyarihang mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagit na sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak na iyong ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento, ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula.
at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat. Sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masdan ang kamangha-manghang gawang ito. Tulad niya'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya'y Kanyang ilabas na lugod nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit, nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya.
At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nabanggit kanina, sa araw na ito, ginugunita po natin ang dedication o pagtatalaga sa mga basilika ni San Pedro at San Pablo sa Roma. Pag sinabi natin San Pedro, San Pablo, ito'y mga alagad ni Kristo, Saint Paul and Saint Peter. At alam natin na nung sila ay tinawag, pinili ni Kristo na maging alagad, may nabago sa kanila. Binago sila. Dapat maliwanag sa atin yon, na kapag tayo ay tinatawag ng Panginoon, dapat nakahanda tayong baguhin ng Panginoon at magbago para sa Panginoon. Halimbawa na lang, kapag tayo po ay nagsisimba, kapag kayo ay pumapasok ng simbahan, kapag kayo ay nagpupunta ng kiyapo, hindi lamang kayo nagpapahayag ng inyong debosyon sa Poong Nazareno. Hindi lang ito nakagawian na. Hindi lang ito isang panata. Kapag tayo ay nagpupunta sa simbahan, maliwanag, dapat nakahanda ka sa pagbabagong kaya at gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Kaya nga sa ating unang pagbasa, yung gitnang bahagi ng unang pagbasa ng Aklat ng Karunungan, ang sabi dito, ang sanlinikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ang sanglinikha upang maligtas ay binago ng Diyos. Sana tayo ganun din. Pag nagdadasal tayo, hindi tayo diktador sa Diyos. Pag nagdadasal tayo, hindi tayo parang isang batang nagwawala pag hindi binigay kagad ang hinihingi niya. Bakit hindi na nagsisimba yung kaibigan mo? Bakit hindi na nagsisimba yung kapatid mo? Bakit hindi na nagsisimba ang mga kakilala mo? Kahit ikaw, ba't kailangan mo pang pilitin na ulit magsimba? Dahil hindi kagad nabigay yung gusto mo? Dahil hindi mo nakuha kagad yung gusto mo? Matanda ka na para ka pa rin batang humingi. Tandaan natin mga kapatid, pag nagdadasal tayo, dapat may kasamang pagtitiwala. Na hindi man ngayon, sa panahon, sa tamang oras ng Panginoon. Marami kang pwedeng gawing plano. Marami kang pwedeng isiping maganda. Pero sana lagi mong tatandaan, the value of a persistent prayer is not that at last God heard my prayer. No. But at last I heard God. Kaya nga yung ating kwento sa Ebanghelyo, yung balo, ilang panahon, hindi lang oras, hindi lang araw, sa mahabang panahon, pinaasa siya ng hukom. Tumigil? Hindi.
Ganon din sa Panginoon. Huwag kang titigil kagad. Huwag kang susuko kagad. Hindi man ngayon, hindi man dito. In God's own way and time, you will receive kung ano ang sapat at dapat para sa iyo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, nakikinig ang Diyos. Araw-araw, nakikita ka ng Diyos. Araw-araw, nararamdaman ka ng Diyos. Isa lang ang hinihingi niya sa iyo. Tiwala. Magtiwala ka sa kanyang natatanging panahon, sa kanyang natatanging paraan. When you pray, trust, believe. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya sa araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuruang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan habang sama-sama pa rin nating ipinagdarasal ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan, ang mga inosenteng nabibiktima, lalo ng mga bata, babae at matatanda. Pagdasal natin ang lahat ng may sakit, ang mga bilanggo, ang walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagbigay, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo po sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami ay maging kaisa mo. Inihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay hundok sa'yo, Ama.
ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling naming kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maniwala at magtiwala na araw-araw may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yong anumang isip ko'y dinimid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may mapalipad sa dulong dagat mapatpad, dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin.
sa sinapupunan pa lamang ng aking ina, ako'y iyong nakita na dahil ikaw ang may likha haba ng aking buhay, batid mong tatagal. Kahangahangang dapat kang itanghal. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot, harundungan mong angkin. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa paggunita, kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating puso, ipagdasal natin ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan natin sa Davao at sa iba pang mga probinsyang nakaranas ng matinding lindol. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng bawat isa
Ipagdasal po natin ang mga leaders, volunteers na tumutulong sa kanila. Ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat pa rin sa inyo pong mga ibinibigay na tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong sa ating parish office, ang mga in-kind donations sa ating Benedict Building sa likuran. Tayo po ay naghahanda na ngayon ng ating mga pamaskong handog para sa mga regular nating binibigyan at mga bagong mabibigyan pa. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng mga gawaing ito ng ating simbahan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na amin.